hawak mo naman yung oras mo eh. Oh. Nagigigaw, nagigigigaw ka ba ng konti? Eh mahirap talaga 'yung naka ano ka na 'yung naka nakapo. Nagpush lang ngayon. Meron na kasi dapat itong box, kaya lang may malambot 'yung yero. So sabi ko kuha na lang ako ng yero kay Junjun, medyo matigas, gawa na lang ako ng box. So ito na 'yung dalawang ating control panel. Ito, ganito. Hindi pa napipinturahan itong isa. Yan siya. At ito. Ay, ito na yung yero. At kapuha tayo yung yero. Ayan. At tayo tatabas. Luguhitan ko na lang ito. Yan. Pupunta tayo kay Junjun. At tatabas tayo ng yero para sa isang enclosure na gagawin natin ganito pa. 58 by 10 inches ang ating kailangan. Tama-tama, andod na sila dyan. Pahinga. Nakakasama si Alin. So, 58 inches by 10 inches. Tingnan natin ang haba niya. Ayan, sige, ito. Tama, total, itong yero ay may pasobra naman talaga ako dito. Para nga doon sa mga enclosure. Ayan. Mababa pala dyan. 58 by 10. Inches by 10. Pinaka-enclosure niya eh. Pinaka-box niya. Ha? 58. Yan. 58 inches? Oo, by 10 inches. Mm-hmm. Gagawin ko kasi nga 58. Ito pero kung... Ito ang lapad nito, John, ilan? Kulang-kulang. Oh, tama, ito na lang siguro. Kasi 10 inches lang naman ang lapad. Pag ginati ko sa dalawa to, magta-times to na to, di ba? Ito na lang. Ito na lang, dadali ko na lang to. No? Oo. Ayan. Oo, pagkaganyan. Haawak mo naman yung oras mo eh. Oh. Sabihin dito, maisisingit ka pa ng konti. Ganda mo eh. Nakansit. Yan, mahirap talaga yung naka, ano ka na, yung naka, naka-focus ka na sa trabaho, bigla makakansit. Bumili na ako sa eh. Ay, ito na yung yero. At nakuha tayo yung yero. Ayan. At tayo tatabas. Luguhitan ko na lang ito. Ayan. Okay. Pagkapal din pala ito. Okay. Okay, ito at atin nang umpisahan itong enclosure na to. Same size din siya. Kung anong dimension nung una natin ginawa ay parehong-pareho kasi abang din naman siya sa dalawang heater. Kaya same specs. Ang pinagkaiba lang nito ay meron siyang blower. Kasi hindi lang naman siya sa powder coating gagamitin. Meron din silang ibang paggagamitan ng oven na to, kaya nilagyan ng blower. Ang blower na ilalagay natin dito ay ano talaga, pang oven. Lahat siya bakal, enclosure niya bakal, yung kanyang pinaka fan ay bakal. Kaya safe siya, hindi siya basta-basta lalambot o malulusaw. Gawa nga ng bakal. At yung pinaka motor niya ay nasa labas naman ikakabit, para hindi talaga maiinitan ng heater yung kanyang pinaka motor. Kasi ang pinaka motor ng oven niya ay meron din siyang ano eh, adjuster sa kanyang blower. Pwede siyang i-adjust kung gaano kalakas o kahina. Bali vent lang, ina-adjust lang yung vent para lumakas yung higop ng hangin
dito galing sa labas, papasok ng oven. Yun ang style ng control ng fan ng oven. Ito, at akin na lang gagamitan ng guntingyero. Matalim naman yung aking guntingyero. Hindi tulad ng ginagawa nila dyan ay ano, yung cutting disc. Ang pinagpuputol nila ay cutting disc. Ako kahit ito, guntingyero na lang pagtsagaan ko. Matalim naman siya, hindi naman siya ganun kahirap. Pero may katigasan din, pero kayang-kaya naman ng ano, ng guntingyero. Kanina at ang sabi sa akin ni June ay bukas daw nila umpisan ulit kasama si Permar yung kanyang bayaw. Kukunin na lang nila yung mga gamit dito. Alos kompleto na kasi yung glass wool para sa heat proofing niya, heat insulation, blower, door lock, door handle lock. Kumbaga combination na siya eh. Door handle na siya, at the same time lock siya. Baka bukas siguro kung maaga nilang sisimulan yung oven, maagang baka matapos na bukas yung pinaka-oven. Kasi ang kulang na lang doon ay yung yero para cover dun sa labas. Kailangan pagka nilagay yung yero ay andun na rin yung heat insulation. Tapos sasabayan ko na rin yung wire ng sensor ng ano, thermostat. Papunta dito sa ating control panel. Abang ko na siya. Ay, hindi pa pala. Pati pa pala yung ano. Isasabay ko na rin yung pag-install ng ano, heater ba? Yung kanyang heater tsaka yung fan. Kailangan na maisabay na yun kasi may sariling connection. Ay, may sariling brace yung ano, pinaka-heater. May sarili siyang brace kasi meron siyang bolt and nuts. Mahirap na kasing ikabit lang dun basta-basta sa may yero. Baka mag-bar down. Malambot ang yero katagalan. Baka lumuwag yung pinaka tawag nito, kanyang nut. Kaya kailangan meron pa kaming support na ilalagay para sa heater. Okay, at ito patapos na tayo, no? Ang gagawin ko ngayon pagka nakat na natin to, i-compare ko yung linis ng trabaho na gagamitin kong pang-benda. Isisinsiling ko siya tapos tsaka ko i-bend. At gagawin ko naman yung ginagawa nila dyan na ginagrind nila at i-bend. Titignan natin kung anong mas maganda. Compare lang, wala na mga mawawala. Para next time, alam na natin kung ano yung magandang gawin pagdating sa mano-manong pagbe-bend. Kasi kung pabe-bend pa natin ito, pupunta pa tayo ng bayan, malayo-layo. Yung natutunan ko kasing pagbe-bend noon, nung dating meron kaming shop, meron akong shop sa Manila na vulcanizing, radiator, at battery repair shop, yung body repair ng mga sasakyan ng jeep, yun. May latero kami, yun yung mga natatandaan kung ginagawa ng latero namin na sinsil ang ginagamit. Ngayon ko lang nakita yung kila June yung pag-grind. Sabi ko parang maganda, pero i-compare ko pa din. Gagawin ko pa rin yung sinisinsil. Malalaman natin umiya kung talagang sinong mas mabilis na trabaho, alin ang mas mabilis na trabaho at mas malinis na pagkakabend. Sa bagay, nakikita ko noon yung kanilang sinisinsil ay pag nagbe-bend sila, yung medyo pa-curve. Hindi tulad ng grinder, straight line lang siya. Guguhitan mo lang yung kakanalan mo lang ng grinder yung pinaka nilinyahan mo na ibe-bend. Noon, nakikita ko sa mga latero namin, yung kunyari may pa-curve, medyo pa-S, yung mga ganun ba. Yun ang ginagamit nila sinsil.
Nakikita ko rin sa kanila, kahit yung mga straight line na binibend, lalagyan nila ng bend yung yero para tumigas lang yung yero. Nilalagay nila ng bend sa kada dulo. Ito, ganito sila mag-bend noon, yung mga latero namin. Sinisinsil nila yung guhit para magkaroon ng curve o lumalim yung mismong may guhit na yan, lalaliman mo lang para pag binend ay susunod mismo dun sa nakalubog na sinisil na yan. Diretso-diretso din siya. Yan. At i-compare natin, tingnan natin kung anong mas maganda. Kailangan dito, yung pukpok mo ay tansyado. Kailangan ay hindi mabubutas yung yero. Kahit makapal yung yero na yan, kung mataliman sinsil, pag napalakas ang pukpok mo dyan ay paniguradong mabubutas ang yero. Ganun din sa grinder. Pagka nag-grind ka, kailangan ay alalay din. Hindi dapat tumagos sa kabila yung talim ng grinder. Pareho lang ang sistema. Ingat. Ingat sa paglalagay ng marka para maibend. Tapos ito yan. Gagamitan ko ng, ito pamana ko pa to sa latero namin noon eh. Kanalo. Kalo. Pangkalo. Ganun ang tawag niya. Kanalo ang tawag nila rito eh. Ayan. Sinadyaan niya to eh. Stainless talaga itong bakal nito. Yan, ang ginaganyan lang namin siya. At mabe-bend mo siya ng pantay gawa ng meron ng markings yung mga guhit niya, malalim. Ito nga pang-bend niyang ito, no? Maraming gamit eh, merong pointed. Yan tulad nito nung ginagawa ko yung ganyan, pinupukpuk ko ay pinapantay mo na yung pinaka na-bend mo na kasi para pantay na pantay straight yung pagkaka-L niya. Yan siya. Napaka-importante ng mga ganitong binibend sa dulo, no? Pampatigas sa yero kasi yan. Kaya dapat lang talagang merong bend ng mga ganyan. Hindi lalambot ang yero. Talagang mapapantay yung pinaka-surface ng yero. Ayan na. Naka-bend na tayo ng isa. Ayan, no? Tumigas-tigas na yung side na yero na yan. At hindi na basta-basta lulundo. Okay, ito naman yung style nila Junjun. Ginagrind nila yung pinakaguhit. Yung ginuhitan ko, yan, papalaliman ko lang siya gamit yung cutting disc. Kailangan ng pag-cut nito ay ano, alalay lang ang kamay. Kailangan ay hindi tumagos sa kabila yung pinakatalim ng cutting disc. Kasi pag tumalim, tumagos eh, papangit ang itsura ng bakal, yung yero, may punit. Kitang-kita yung pinag-bend na may punit. Kaya dandan tayo, ingat lang. Sasagad ko na to hanggang dun sa baba para makompare natin. Kasi yung kabilang side pukpok, ito namang side na to ay gagamitan natin ng cutting disc. Ngayon, yung kada duktungan yan, yan o. Tina-triangle ko para hindi magpatong yung pinagbendan ko. Triangle sila. Okay, natapos na nating ma-bend yung pinaka
edges niya, no? Dito naman tayo sa ano, sa division niya, kumbaga, para maging cube natin itong ating ginagawang enclosure para maging box. I-guide na rin natin ang cutting disc para ma-bend na rin natin ang pantay. Okay, ito. At na-markahan na natin ang cutting disc at atin namang i-bend. Ayan. Mas madali nga siyang i-bend compare sa sinisinsil. At i-compare natin ngayon yung edges niya. Pakita natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. So, ayan. Na-bendan natin isang side. Ika-cut ko lang ito kasi pumapatong doon sa yerong aking binend. Yan, parang kanto mesa ang dating. Ayan siya. O, madali siyang i-bend, no? Gamit kamay lang pagka na cutting disc na nalaliman siya. Kaya lang, ang problema lang dito, wag nang ibabalik. Once na na-bend na, wag nang ibabalik. May tendency nga, mapunit na siya. Ayan, naka-letter U na tayo. U na box. Ayan. Kayang-kaya na, kahit kamay lang at tumutukod. Hindi ako nakapag maliit pa yung pagkaka-triangle ko, kaya kailangan ko siyang i-triangle talaga dyan. Ayan. Kabilaan. Kasi pagka hindi na i-triangle yan, magpapatong yung dalawang yerong nakabend. Medyo maliit pa yung pagkaka-triangle niya, kaya hindi bukang-buka. Ayan. Kailangan kasi bukang-buka para hindi mag-umpugan o magpatong sila. Ayan na. Okay na tayo rito. Yung pang-ilalim naman ang ating gagawin. Okay. Okay, ito no. Mapapansin nyo, mas maganda yung binend pag dinaanan ng grinder compare sa ginamitan ko ng sinsil. Ito kasi mga unang style pa, lumang style ng mga latero. Ito. Ito, buhay na buhay yung kanto. Pag binend. Ito, pinadaanan ito ng grinder. Ito. Pinadaanan. Ito naman ay sinsil. May bilog pa siyang gano'n. No? Hindi na buhay yung kanto. Ito, buhay na buhay. Oh. Ang ganda. So, ayos na to. Meron na tayong isang enclosure na at kunin ko yung pangharap niya. Teka. Ito siya ngayon. Meron na kasi dapat itong box. Kaya lang may malambot yung yero. So, sabi ko, kuha na lang ako ng yero. Kay Junjun, yung medyo matigas, kuha na lang ako ng bago. Yan siya. Ganito siya ngayon. Siya. Layo naman doon sa ano. Okay. So, gagawa na lang tayo ng dito at pang ilalim. Dito. Okay. So, ito. Meron na tayong pang ilalim. Nagawa na natin yung pang ilalim natin. So, ito ngayon ay nakalagay siya dito. Yo. Ayan. So, ang mangyayari na ay ispat-ispat na lang yan. So, meron na tayong square. Okay, ito at gawa na natin isang box ulit para sa isang ating control panel. Ang ginawa ko ay inispat-ispat ko na lang siya sa loob. Ayan. Welding siya. Ayan. So, eskwalado naman. At ito ngayon ang ating lalagay dito. Same na same nung isa. At bukas niya ay ganun din. Ayan siya. Okay.
So yan, at lalagyan ko na lang ng hinges and then tatanggalin ko ulit. Paglagay ng hinges, tanggal ulit, gawa ng ito ay meron ng first coating ng yellow. Ito ay first coating ko ulit 'to ng ano, ng primer epoxy. Ayan siya. At konting sander-sander na lang 'to. Okay. Okay, ito at lagyan na natin ng hinges. Yung isang hinges na lagay ko na, tama naman siya. Okay naman. Parang hindi ko na siya tatanggalin at baka mawala pa sa alignment itong kulay dilaw. Kukoveran ko na lang to ng dyaryo pag nag-spray ako ng primer epoxy dito sa enclosure na bakal. Yung bagong gawa natin. So, ayan, isang rivet sa lang. Okay na. Ayan, testing natin. Tapos lalagyan natin ng mga parts sa ibabo. Yung pinaka thermostat, tatry ko ikabit. Baka sumabit sa gilid. Tignan natin kung baka tumama. Alam mo, nawala sa isip ko. Ayan, okay naman pala. Meron pang clearance, malaki-laki. Pero, ikakat ko pa rin ng kaunti. Miski paano, para lang mas libre-libre siya. Ayan, okay, ikakat ko siya ng kaunti. Yan, at nakat ko na. Ayan, safe na yan. At talagang hindi na sasabit ang wire dyan. Hindi natatama yung pinaka sensor niya. Tapos ang gagawin ko na lang dito, lalagyan ko na lang siya ng ano, magnetic lock na lang. Tulad nung isa, merong magnet lock. So ito na yung dalawang ating control panel. Ayan. Ito ganun din, hindi pa napipinturahan itong isa. Ayan siya. At ito ay liliyahin ko pa ito at papatungan ng isa pang pasada lang. Gawa ng ano, parang magaspang siya at parang nagkulubot. Ayan siya. Magaspang yun. Kailangan maliya pa ng kahit na 600 lang to. Tapos isang patong lang na manipis para mabilis matuyo. Kaya hindi ko pa ma-mount yung mga pyesa niya. Gawa ng medyo malakit pa ng kaunti at napakapal ng kaunti yung aking pagkaka-spray. Para mayroon mga bulubulutong na kaunti. Ito, first coating pa lang to kaya medyo maputla pa ang kulay niya. Pero bukas tatakpan ko to ng ano, ng papel. Gawa ng ito ay aking primer epoxy. Ito. Tulad nito naka-primer epoxy to. So, yan. Ito ang nagawa natin ngayon. Itong isang to. Okay.